So, meron kang 3-5, meron ka ng classic na Jordan. Pag naglakad-lakad kayo dito sa Hong Kong, kailangan nyo ng maayos-ayos no na sneakers. Nandito tayo guys ngayon no, sa Mongkok. Kakalabas lang natin ng MRT no, sa Mongkok Station. And we're actually heading towards sa Sneaker Street. Pero right now, yung tukso nandito na guys. Nasa likod ko, nakita ninyo, no? Meron na tayong nakitang New Balance. Ayan. So try natin pasukin sa loob. No? Check natin kung anong laman sa loob. Okay? So price is 899. So same, nasa ganong price. I think ito medyo popular to sa lahat, no? So meron siyang orange na sticker, so hindi ko lang alam, no, kung naka-sale siya. I-check tayo. This one is 1,999. This is 990 New Balance, 990. Meron sila mga naka-sale guys, no? So for example, this one, the new price niya is $719. So again, multiply by 7. Also have this one. Mga ganito din guys, so I think mas sa Pilipinas, medyo pricey pa to eh. Pero here, it's only 699 Hong Kong dollars. Ito, mga naka-promo din to guys, oh. So this is 799. So 800 Hong Kong dollars. Same here, this is 699. Gaganda ng shoes. Actually guys, ang pinaka main problem namin maliban sa pera of course is yung luggage namin. So very limited lang yung luggage namin. And hindi namin alam no kung kayang accommodate lahat yung size kasi konti lang yung bags na binili namin. Okay? So, this one is 1,039. New Balance, no, na 650. So, this is 1,200. Hong Kong dollars. Mga pambata, meron din guys, no. So, this one is pambata, no. The price is 479 Hong Kong dollars. Gusto nyo makitwinning yung anak ninyo, no. So, this is also 550. Na pambata. This is only 599 Hong Kong dollars. New Balance 580. This is 879. This is also 879. And this one is 699. So, meron tayong mga nakuha, no, or nakita, no, na medyo maayos-ayos, no, na sapatos. Pero, check natin, guys, muna sa iba, no, depende sa presyo and also depende din kung kaya ba ng mga luggages natin, okay? So, for now, yan na lang muna, and balik tayo ulit, no, kung meron tayo ulit makikita sa labas. We're still strolling, no, dito sa Mongkok. And tapos na tayo sa New Balance na naman nakita natin yung Adidas. Dito tayo guys sa loob ng Adidas. So check natin yung mga presyo ng sapatos dito. So this one is 799 Hong Kong dollars or 800 Hong Kong dollars. This one is 629 Hong Kong dollars. Okay. Yung mga fan naman din dyan guys, no, ng Stan Smith, no, na shoes or edition, that's 699 Hong Kong dollars. I think this one is, I think bagong-bago pa to, no. Ito yung The Simpsons na Adidas. So this is 599 Hong Kong dollars. So they have three codes. Ah, okay. So ito, iba, I think dito sa The Simpsons, pero same lang din siya, no, ng labas or ng model. So same price, 599. Marami,
to guys, uso na rin to ngayon eh. So ang dami ko na nakikita na nakaganyan na rin dito sa Hong Kong. Oh, this one is also ano ah. Ito maganda din to. So this one is naka-promo na siya, 349. So yung mga pang-outdoor, mabasa man siya or maputik or rugged no, na outdoor activities. So this is one is bagay. So they have two colors. One is itong camouflage green and this one is a cream or white cream, whitish creamish. That's 499. This one is 799. Okay. So natapos na natin guys no yung pag-stroll natin dito sa loob ng Adidas. Check naman natin sa iba no. Hanap lang tayo no ng maganda-gandang options based on our budget and also based sa kaya ng ano natin bagahin natin or luggages. Okay, let's go. So another New Balance. So magkakadikit talaga guys yung mga dito ah, mga store. Marami talagang bilihan guys dito no ng sapatos. And nakakita na tayo ng dalawang New Balance ng Adidas. And in our background, ayan, makikita nyo no. Of course, Jordan, sino bang hindi nakakakilala dyan. You have another Adidas sa kabilang side. You have Nike on this side. I think, di ko lang alam kung nakikita no sa video ko. You have Under Armour. On my right side, meron ding Converse. And also, meron ding Nike. Okay, and over there, doon, sa banda doon, makikita mo pa may mga Nike, Adidas, Asics, no, ng mga shoe brand, no. So, feeling ko guys, kailangan nyo maglaan dito, no, ng mga, siguro mga half day or one whole day para makita ninyo lahat. Okay, so, tara, punta na tayo sa iba. Another New Balance na store. Pero mix siya, no, meron kang Adidas, ating Asics and all. Mga traditional tusok-tusok. Pasok tayo sa kabila. Check natin to. Baka bilhin talaga tayo ng sapatos. Look left and look right. He, she, it. So ito, ang ganda ng restaurant dito. Pero mukhang pricey. Tignan nyo yung mga pagkain nila. Mukha siyang interesting. Okay, so I think croissant na merong ice cream sa loob. So we are another Adidas. Kasi siya 809 only. Ng jacket. Mga classic Adidas na shirts and sweaters, jackets. So this is only 559. So check natin. Si kanina, nakita natin to. Kada ba? Hindi ko na matandaan. But this one is 599. Okay? You have the Adi Zero Boston at 999. Ultra Boost is 1,399. Ultra 4D 1,799. Kayo na guys mag-decide no kung sa tingin nyo ba mas mura to compare sa Pilipinas o mas mura here. So this is what they call Pure Boost, Adidas Pure Boost 23, price is 999. Of course, hindi makawala yung mga pambata. Hello Kitty. Si Hello Kitty at 399. Mga pang labas or mga panlaro. Okay. Mga pang mabilisang suotan. So ito, 359 Hong Kong dollars. So yan o, nakakita niyo yung mga public light bus or minibus, no? Yan na lang hindi namin nasasakyan kasi lahat na-try na rin namin. Let's also check here. Puntahan natin, check natin itong New Balance here. So this is 849. So almost the same lang katulad nung una natin nakita guys. This one is also 899.
So guys, pag naglakad-lakad kayo dito sa Hong Kong, kailangan nyo ng medyo maayos-ayos, no, na medyo maayos-ayos na sneakers because sobrang sakit sa paa. So this one is also a New Balance. Price is also 899. Bilihan lang pa sa lubong. So Under Armour, Puma, and I think this is the Jordan store. Yeah, I think this is it. Okay, sa mga mahilig sa Jordan shoes, so ito para sa inyo to, guys. So this is 629 Hong Kong dollars. Jordan Luca 2. We also have here 719 Hong Kong dollars. This one is an 899 Hong Kong dollars. So these are again Jordan Luca 2. Okay, kaganda ng mga shoes. So this one is on sale, guys. So pag naka-sale siya, meron siya nakalagay na tag here, no, na sale. Yeah, this one is 599. May 4,000 pesos ka, meron ka ng Jordan, no, pag nandito ka sa Hong Kong. And legit, original siya na Jordan. This one is 599. Sa Air Jordan. So this one gets a little bit pricier, pero naka-sale din siya, no. This is 1,119 Hong Kong dollars. This is 629 Hong Kong dollars. So this one is only 579 Hong Kong. This one is 629 HKD. And another sale. Okay. I think these are the classics, Air Jordan 1. Ganda, no? Ah, kailangan ako magkakaroon ng ganito. So this is 1,000 HKD. This one is also good, oh. Ganda. Again, another 1,000 Hong Kong dollars. Ganda, ganda, guys. Pang forma or pang usual na lakad or even pang office, pwede na to. This one is 899. This one is on sale at 1,300. The very classic Air Jordan 1 at 849. Jordan Remix. Ganito. And naka-sale siya. 629 lang. Oh guys, this is a very classic Jordan, no? At the price of 529. So meron kang 3-5, meron ka ng classic na Jordan. Same here, 629 HKD. And also here, no, 629. Then naka-sale din siya, 1,299. So of course meron din mga pambabae, 1,000 HKD. Also have it here, same price, 1,000 HKD. And this one, this is 899 or 900 HKD. So yung mga mahilig naman din pumorma, meron din for you guys. This is 1,200 HKD. So yung mga Jordan na shoes dito, guys, no, parang for me, although hindi mo na ako fan, no, ng Jordan na shoes, pero for me, parang namumurahan ako. And I think doon sa mga gustong bumili or gustong magkaroon ng Jordan, I think I can recommend, no, na itong store. Ang dami naka-sale, legit, no, ng mga Jordan sneakers. Side trip lang tayo, guys, sa roof garden dito sa Mongkok. Ang tawag nga dito, Sneaker Street. Ayan. So meron silang ganito. Nakita lang namin, no. Ayan.
think mga condominiums na itong mga nandito. Okay. Magaganda daw guys yung halaman. So si Plantita. Saan mo to ha? Umtikat ha? Meron ba kayong Bitcoin guys? It's a Bitcoin ATM. So of course, this is doable no? If meron kayong Bitcoin account. Unfortunately, wala tayong ganun. So just in case, meron kayo. Ayan, pwede kayong mag-withdraw or mag-process ng anything na related sa Bitcoin here in this kiosk. Okay? So, pumasok kami sa The Forest Mall. Ito yung itsura niya. And ito yung streets ng Sneaker Street sa Mongkok. So, time check right now is mag-alas 2 na ng hapon. And I think yung pinaka-next dapat natin na course of action is mag-lunch tayo. So right now, sa opposite street, no, may nakita kaming kainan. So that's Ichiran, no, yung nasa kabilang side na color red. So gagawin natin yan, no, as an option 1. Pero may nakita kami, no, na kinainan din namin kagabi. And baka, since nasa Hong Kong tayo, let's try to eat the Hong Kong food. Okay, so let's go. Okay, so lakad pa rin tayo guys. Hanap tayo ng makakainan natin, no? Time for our lunch. Okay? We have arirang hotdog. So, ito naman, it's Nike store. Okay, so may nakita kami noon na Nike store. So, ayan siya. So, ground floor, dito tayo sa men's section. Okay? So, to may nakita na tayo agad na mga magagandang shoes. This is Air Zoom. So, ayan o, may tayong mga kasama dyan sa labas nag-aantay. So, habang si Daddy ay nagbablog. Okay. So, we have Air Zoom. This is 899 Hong Kong dollars. So they also have Pegasus 40. So this is also, oh, this is already on sale, no? This 539 Hong Kong dollars. Mura na. I don't know, ha? Pero nagagandahan ako on this one. And sobrang gaan niya. And then nipis. So the price is 1,600 Hong Kong dollars. So medyo nasa upper level siya. Nasa premium segment siya. Nike Invisible Run. This is 1,169. Okay. This one is 909 Hong Kong dollar. Zoom X. Nike React. This is 1,199 Hong Kong dollars. This is Nike React pa rin. At 659 Hong Kong dollars. So Nike Dunk Low. Price is 749 Hong Kong dollars. We also have another one. This one is good. Ganda ng kulay niya. At 849. Ito na, uso na rin itong gantong kulay. Ang dami ko na rin nakikita na kaganito. At 799 Hong Kong dollars. This one is 749. Okay. Itong ganda din ng combination niya. It's like a green and creamish white at 749. You have this one at the price of 849. Nike SB Force. So this is also 599 Hong Kong dollars. Classic Nike na Vomero at 999 or 7,000 pesos. Hey, ito, sobrang uso to ngayon guys eh. I don't know lang no, kung nakikita ninyo to in some of the vlogs or also in some of the mga reviews.
So Nike Zoom Vomero at 999. Again, this one is a good find na. 7,000 pesos. Yung store guys, nagbebenta din siya no, ng mga iba't ibang ano apparels. Pero pinaka-goal naman natin here is more of the sneakers, rubber shoes, or shoes. Okay, but just giving you lang a look no, kung ano itsura ng Nike store dito sa Mongkok. There you go. Okay. Guys, sobrang walang katapusan yung mga store dito no. Salitan lang sila. Left and right. Lahat ng brands na gusto mo. Okay? So, kahanap muna tayo no, ng makakainan. So, sa fan ng GU, ayan, meron din silang GU dito. Okay? So, trivia lang guys, GU is a sister company of Uniqlo. Yep, you have it there. So, hindi ko lang alam kung paano ito basahin. Ili ba ito? ILI? Ili MX or Ili Mex? Okay. Actually guys, galing na kami dito kahapon. Pero, iba yung nakain namin because lahat ng mga pagkain nila is almost likely sold out. Okay? So, tara. Tryin natin. Tuloy din natin guys ito. Yung na-unsami natin na orders. Try natin kung pwede dito sa online nila. Okay. So, I think ito na lang. Try natin ito guys. Kaya sa cold na iced lemon tea. Dinner order. Still new guys. Okay, try natin ito. Okay, so our total order is 107. Okay, we will pay via credit card. This is their counter. And yung kuhanan ng food ay nasa kabilang side. So check natin. Ah, dito. Okay. Our number is 994. So, yan yung monitor nila. Kung natawag na yung food mo. So guys, no, nakuha natin yung order natin and of course, sabi nga natin, huwag pakalegit tayo no, na Hong Kong meal. So this is a stir-fried noodles with chicken wings and a iced tea date with lemon. Right? And the second food that we have is the crispy pork with pork barbecue and rice and our iced lemon tea. Okay? Let's start eating this, okay? So this is the stir-fried, ayan, this is the stir-fried noodles, no? Hong Kong style, and of course the, ito yung sinabi sa inyo kanina, no? Meron silang wings. This is legit Chinese style. Lasang-lasang Chinese, no? I mean, sobrang ang daming lasa. I think marami siyang spices, no, na sama-sama. And even the soy sauce na ginamit nila, no? Highly recommended. Kumuha tayo, guys, no? Dun sa order ni Wifey. So, this is the, ang tawag ko ulit dito. Crispy pork belly. Hong Kong style also. So ayan o guys, oh, tingnan nyo. Ayan o. Okay.
Sobrang panalo, guys. Hindi ko lang alam kung narinig niyo yung ano ko, no? Yung pagmunya ko nung balat, sobrang crispy. And the pork itself is sobrang lambot, no? So, and for me, hindi siya masyadong ano. For me, parang hindi siya masyadong mataba. Kumbaga, hindi siya, parang hindi siya fatty taste in a sense, no? And kahit meron siyang taba-taba in the middle, lasang-lasang mo pa rin, no? Yung spices, no, na nakadikit sa loob. Okay? Okay, next naman natin na try is yung kanilang pork barbecue. Pork roasted barbecue. Look at that, guys. Sobrang niyang shiny, sobrang niyang moist, no? Yeah. You have to eat it with rice. Sobrang sarap, guys. I think it's not only about the pork, eh. But you know, this is about culture. This is about kitchen process. This is about cooking process. This is about all of those factors combined, and that's what makes it really very tasty and very yummy. Okay. So tara. Sobrang sarap niya. Actually, guys, itong pork na to, nahulog ulit. Nanahulog. A few moments later. Actually, guys, itong pork na to, meron namang ganito sa atin sa Pilipinas. I mean, I still believe, no, na kayang-kaya pa rin to na magagaling natin na chef dyan sa Pilipinas, no. Meron ito, for sure, and I think nakatikim na rin ako, no, somewhere around the metro. However, ang key difference lang is that hindi mo siya wildly makikita kung saan-saan. Because this one, para lang siya nasa fast food. Baga normal sa kanila yung meron mga ganito, no? And you can even see this sa mga traditional nila na mga kainan, sa gilid-gilid, sa side street. Makikita mo din to sa kanilang parang normal na karinderya. While in the Philippines, as I've mentioned, yes, makikita mo to siguro sa mga hotel, sa mga specialized, no, na mga restaurants, or yung mga, kung ang chef natin is Chinese o sa mga Taiwanese, kayang-kaya din nilang gawin to. So again, that's another realization. So tara, kaya tayo ulit. So ito, guys, ito naman yung chicken na kasama. Even the chicken, panalo din. Sarap din ng ano niya, breadings, and ang sarap ng lasa sa loob.